Stage 3, ang pinakamahabang stage sa BTV Cup sa Vietnam. 198 kilometers at ayon, ito mag-iisang oras na racing, bike racing. Halos isang oras na sila at ayan, palitan yung tatlo, number 2, number 81, number 51, 71. Yan, 02 national team ng Vietnam at number 81. Ito yung kakampi ni Daniel Ben Carreño. Ito yata yung team captain nila. So, kung ano, napapansin nyo, di ba? Pansin nyo na pansin naman eh, na halos araw-araw sa pangatlong stage na ito is laging maulan talaga. Simula nung umpisa, stage 1, 2, 3, maulan. Kaya, pero at least kahit papano, yung safety at saka yung kagandahan ng mga ruta, okay naman. Manageable, kayang-kaya ng mga siklista. Yan. 1 hour and 4 minutes. At ito, syempre, kontrolado ng Yellow Jersey team, ng pinoprotektahan ng Yellow Jersey, ng Korea, ang kanilang team leader, at syempre buong number 1 DC contender sa BTV Cup. Ayan, papansin nyo, hindi siya ganun katulin yung dalahan, halos 2 oras na karera ng bisikleta, at namamayagpag pa rin po yung tatlo nating magigiting na siklista, number 02, number 71 at number 81. Kung mapapansin nyo sa kanan, halos straight line, 1 minute 50 seconds ang kalamangan ng tatlo. Pag nag-i-stretch po or nagsisingle file yung grupo, ibig sabihin po niyan tumutulin yung dalahan o pacing ng South Korea team or national team. Syempre tumutulong din dyan yung number 2 riders na si or number 2 sa GC si Reg Michael Bondoc. Sa mga hindi po nakakaalam, si Reg Michael Bondoc po ay number 2 at 7 minutes 3 seconds behind sa number 1 na si Jang Kyung-gu ng South Korea. So ayan, 2 hours 2 minutes ang biyahe nila, more or less nasa 80 kilometers 90, ang kanilang natatahak, at eto 25 degree ang kanilang ano. Kung mapapansin nyo, may mga lubak-lubak na dinadaanan yung mga siklista natin ano. Eto, lumakas na yung ulan. 4 hours na sa pangangarera nila, nagkaroon ng major shake-up, nagkaroon ng panibagong mga breakaway, at napasama dyan siya siyempre si Mr. Marcelo Felipe. Naghahangad na kumbaga mapataas niya ulit or maiangat yung kanyang posisyon sa general classification, at may kasama siyang 4 na Vietnamese. Nandyan yung siyempre yung inabot nila na 81. Number 81 inabot nila, tapos number 21, number 56, number 32 at number 63. At lumamang po sila diyan between breakaway at main group ay 4 na minuto. So ibig sabihin napakatulin, medyo matulin yung dalahan ng breakaway. At medyo nagpahinga din naman siguro yung mga nagdadala nitong main group. Ayan, 4 minutes 50 seconds, 4 minutes sa 4 na oras nilang pang biyahe or pangangarera. Napakaganda po ng pacing at palitan ng mga riders natin, yung 5 riders na nasa breakaway. Siyempre namumuno dyan si Mr. Marcelo Felipe.
para baga maganda yung maging pacing nila. Mapapansin nyo, lagi siyang pag pumupunta sa harap, dinadala niya, ini-speed up niya or dinadagdagan niya yung speed para ma-maintain or magtuloy-tuloy yung paglayo nila sa chase group or peloton. At ayan, kung mapapansin nyo, apat na lang sila, nalaglag po yung number 81 dahil po sa kanyang katagalan na or pagiging mahaba at nag-solo breakaway po yan yung number 81, kaya naglaspag, nagroge. At eto, halos magpa 5 hours etong tinatahak nila, at may mga magagandang lugar at magandang kalsada ang kanilang tinatahak. Eto, nagdikit-dikit ulit, ibig sabihin bumagal yung pacing nila, walang umaatake, may nagko-control. Halos nasa halos sila 8, 10 or kilometers to go. Ayan, nagkaka-atakihan, atake dito sa kaliwa, atake sa kanan. Ang mapapansin nyo, wala na rin yung ulan. Eto, pag ganito katulin yung karera, yung halos mga last 5 kilometers, halos hindi na yan magkakahiwa-hiwalay, kasi siyempre, sino ba naman gusto magpahuli? Kaya eto, medyo matulin ang takbo nila, kaya bawat atake, check dito, check doon. At siyempre, nagkakaroon din ng konting pahinga. Siyempre, nagkaka-amo yan, nagkaka-pwestuhan na sila kung paano gagawin diskarte. Paano nila maipupwesto yung sprinter nila. Sigurado, sprint to the line to, sprint hanggang matapos. Kaya ayan, nagkaka-buo-buo na ulit. Siyempre, hindi mawawalan dyan yung atake dito, atake doon. Pero mamaya, aabutin din yan para hindi papayag yung iba dyan na ibang team na mawala ng tao or siklista doon sa kanilang sa mga nagpupunyagi or nagbe-break away. So ayan, mapapansin nyo, straight line na naman, matulin ang dalahan, matulin ang takbo. Kaya straight line, more or less nasa 50 na lang sila ang mga siklista. Ito, ayan, nasa loob na sila ng bayan. Kung mapapansin nyo, napakaraming ano na, establishmento na ibig sabihin halos 5 kilometro or more or less ganon, 5 kilometro ang kanilang tatahakin. At eto, siyempre, atake dito, atake doon, at tuloy-tuloy ang kanilang pwestuhan. Ayan, eto, medyo bumagal ang takbo nila, medyo nagka-prenuan or nagka-minuran. Merong isa, ayun, sa kaliwa, umatake at kinain ulit ng grupo. At eto, last, halos wala nang 1 kilometro, kitang-kita na nila yung ano, kumbaga yung plum ridge, ibig sabihin nun yung arco. Ayan, shout out sa escort ng BTV Cup sa Vietnam. Grabe, napakaganda, ang lapad ng kalsada, masarap maglimatehan dyan. Last 300 meters, makikita natin, merong nakaagwat. Ayan, meron sa kaliwa, meron sa kanan, naghahanap pa ng pwesto, nagririmatehan na, last 200 meters, yun oh, yung naka-blue red yellow, yun, taas ng kamay, solid. Napakaganda ng timing, solid na solid yung timing. Congratulations, siyempre, sa isang Vietnamese na yun. At sa mga nagpunyagi at para mag-breakaway, napakahirap ng karerang yan. Maulan, maputik, malubak. Saludo sa mga siklista. Napakahirap ng ganyang ruta. At siyempre, saludo rin sa management, sa lahat-lahat. Ayan, makikita natin ulit yung isang instant replay kung paano niya ginawa, paano niya napanalunan yung stage 3. Grabe, ang tulis. Kala mo tulis, hindi naman. Ayan, slow-mo instant replay natin. Slow-mo replay. Ayan. Grabe na, halos 5 bike. 5 hanggang 7 bike ang agwat. Ayun. Grabe, ang ganda. Nice.